Malinaw po ba mga kababayan? Magandang gabi po sa inyo lahat. Kumusta po ang bawat isa? Sabay niyo po ang kumain ng niluto na Scholastica. Ayan. Hindi ko alam kung caldereta o mechado o fritada. Pero may gata siya. So tingin ko caldereta. Alam niyo naman mga lola, basta pa nagluto ay sabihin ko lang kung ano yung luluto, alam na nila. Ayan, kain po tayo mga amigo. Malinaw! Malinaw na malinaw! Salamat naman at malinaw na malinaw yung video natin mga kababayan. Kamusta po ang Sabado natin lahat dyan? Nakakain ba ang lahat? Oras po dito ay alas dos ng tanghali. Sobrang init dito sa Equatorial Guinea. Kauwi ko lang galing trabaho. Tapos babalik na lang uli ako mamaya. Medyo late na. Boss! Kumain sila. Huwag mo natira. Ubos! Maraming salamat po sa panonood ng video natin ngayong araw. Maraming salamat sa panonood ng video kanina. Cobra. Iba-iba ang inyong komento, iba-iba ang inyong saloobin tungkol sa pag-uwi nila Bibian at tsaka ni Amir sa Pilipinas. Kung papayag ba si Tia Celsa? So alam niyo po, bukod kay Bibian tsaka kay Amir, lahat ng anak ni Tia Celsa ay gustong umuwi ng Pilipinas o gustong pumunta ng Pilipinas. Yun ang totoo. Hanggang kay Sandra, kay Apoyo. Hanggang syempre kung... Excuse. Ayan. So, hindi po nakakaalam, 12 po ang anak ni Tia Celsa. Para si Vanessa, si Jerry, Vanessa, Jerry, Elvis, Apoyo, Batcha, Bibian, Amir, Sophie, Alima, Misma, Alian, sino pa? Sandra. Sandra, sabi ko na ba? O yan, 12 anak ni Tia Celsa, pero ang totoo po niya, lahat po sila ay gustong pumunta sa Pilipinas. Ngunit hindi naman ganun kabilis makapunta sa Pilipinas. At ang priority po kasi ngayon, yung mga bata pa na maliit pa. So, napag-usapan na namin ni Tia Celsa yung about dito. At ang sabi niya ay isa-isa, hindi po pwede na marami. Kasi hindi pa rin kasi nila alam nila tiyamami yung buhay sa Pilipinas. Pero yung mga bata, syempre gusto lahat na pumunta sa Pilipinas. Gusto nila. Lalo-lalo na si Sandra at si Apoyo. About kay Bibian at kay Amir, bukas yung pumalalaman yung desisyon kung sila ay pupunta sa Pilipinas or hindi. Bukas yung malalaman. So, papalabas yun. Alas 7 o alas 8 sa Pilipinas. Ayun, papalabas bukas yun kung gusto, kung makakapunta sila or hindi. Pero napakaganda ng video at in-explain ko. In-explain ko naman ang maayos doon. At hulaan nyo kung ano! Pupunta ba si Bibian at Amir sa Pilipinas? Yung kanyang kasi ay in-explain ni Tia Celsa about sa gastos, gagastusin. Ang dami yung mga ano, basahin ko sa inyo unti-unti yung mga big, yung ko na lang, yung mga comment nyo ngayon yung babasahin ko. Napaka sa una pa lang talagang inilalaban na ni Jerry na kumuha na ng passport si Bibian at Amir kasi nga minor de edad pa. So, ang sabi nga ni Jerry at ni Jerry, baka maging bandido o loko-loko yung mga anak niya, anak ni Chiamame, kapag kapatid niya kapag nag-stay ng matagal
si Chamamis sa Pilipinas nang wala dito. Walang mag-guide sa mga bata. Lalo-lalo na kay Bibian tsaka kay Amir. So dumating yung point na nakita nyo yung nangyari kay Amir, di ba? Yun, nakita nyo yung nangyari kay Amir about sa... yung sa cellphone na nawala. Ninakaw, yung kinuha ni Amir. No, walang paalam kay Chamamis. Kasi wala namang nag-guide. Walang lalong mag-guide kay Amir. Kapag nag-stay sila dito. So yun yung sinasabi ko kay Tia Celsa. Ngunit ang sabi ni Tia Celsa ay yung gastos nga naman. So nahihiya siya sa akin na sobra-sobra na. Ilan daw, sabi niya ilan daw yung papakainin, ilan daw yung pag-aaralin, yung mga ganon. Eh, ang totoo, sa private ko sila pag-aaralin talaga. So, bukas malalaman niyo yung desisyon at kung ano talaga ang... kung ano talaga. At magugulat kayo dahil... sa hindi pa makakatulog. Makakatulog kayo. Bukod kay Amir at Bibian, sino pa ang gusto pumunta sa Pilipinas? Lahat sila gusto pumunta. Ako sinisisi niyo, sabi niyo, ako lahat may gustong pumunta sa Pilipinas eh. Si Mami Kuana gusto ko. Yan. Pero yung mga pa sa pamilya ni Chamami, kung talagang afford, sige. mahal ang ticket yun ang totoo. Mahal ang ticket. Pero kaya naman, apuntahin. Kahit na mahal ang ticket. Ang point lang ni Chamami doon ay sila muna, yung mga bata muna, sila Amir ay sila misma, yan, sila misma muna yung mga babae. Ang daming soon sana Ruel, ano yun? Ayan. Ruel, madudulas ka na naman, sabi. Madudulas na naman ako, sasabihin ko. Actually, ang dami niyong hindi alam eh. Ang dami niyong hindi alam na mga pasabog. Bago kami umuwi, malalaman niyo yun. Kaso pagka sinabi ko kasi agad sa live na to, sigurado, wala na. Wala nang kaano, hindi niyo na panonoorin eh. Eh, kailangan natin na maraming views ngayon kasi uuwi sila sa Pilipinas. Oo, yung ticket. Actually, ganito, kwento ko sa inyo. Ang ticket ni Chamami, ni Sopi, ay Alima, ni Misma, ayan, Sopi, Alima, Misma, Chamami, ay, mayroon akong budget doon. At, yun ay pagbalik ng kasama namin dito. So, nasa kanya yung Cepas. Tapos, actually, bayad na siya. Bayad na actually siya. Kaso, wala pa rin, hindi pa rin kami nakakakuha ng ticket kasi wala pa naman akong ticket pa uwi ng Pilipinas. And then, yung kay Amir at saka yung kay Bibian, kung matutuloy sila dito, pag-iipunan hanggang sa... Kung matutuloy si Bibian at si Amir, bukas tingin nyo sa video, yun yung pag-iipunan hanggang sa April katapusan. So kaya nga kailangan ko talaga na mataas na views. Siyempre doon lang tayo kukuha, eh, di ba? Tapos yun naman ang katotohanan, hindi natin pwedeng ikaila. Oo. Kaya nga huwag kayong mag-skip ng ads. Paano si Beverly? Si Beverly po, mga amigo, ay uuwi sa nanay niya. So, pupunta na si Beverly dun sa nanay niya, talagang nanay niya. Wala ako, hindi ko alam kung paano kay Beverly kasi, siguro dahil pagka nakapunta si Elby sa Pilipinas, si Lorena at si Sandra, kasama yung mga anak nila. Yun yung sigurado. Pero hindi ko pa alam kung sino yung susunod na pupunta sa Pilipinas. Kung si Elby's, kung si Lorena, o si Sandra. Pagkasama si Sandra, kasama si Nina. Pagkasama si Lorena, kasama si Mahmood. So, yun po, mga amigo. Ano pa? Dami nanonood! 1,300! Jean Cruz, shoutout sa'yo. Lenlin, shoutout. Ayan. Paulit-ulit akong nanonood, sabi ni Levi. Levi, salamat naman at paulit-ulit kang nanonood. Siyempre, kailangan natin ng marami. Share nyo na rin yung video natin sa Facebook. Sige na. Parang awa nyo na. ako, akala nyo hindi ko iniisip yung responsibilidad para sa mga sa pamilya ni Chamami. Hindi nyo po alam ang aking battle ba tawag doon? Ang aking kinakaharap
pagdating sa kasi iisipin niyo ha. Oh, sige, pamasahiyan natin 'yan, win ng Pilipinas. Hindi 'yun. For lifetime 'yun. Kaya akala niyo ganun-ganun lang ang sinasabi ko na gusto ko silang pumunta ng Pilipinas. Pinag-iisipan ko siyempre 'yun. At siyempre lahat isinasabi ko kay Lenlen, sinasabi ko rin sa kung ano yung mga decision talaga. Kasi pagka pumunta sila sa Pilipinas talaga, eh lahat noon, hindi lang sa pagkain, hindi lang sa bahay, sa pag-aaral, hindi lang yun eh. Ang huling usap namin ni Tia Celsa ay sabi ko lang, ito lang ang ano ko, ito lang ang sinabi ko kay Tia Celsa. Tsaka sa mga anak niya, nag-meeting kami, ang sabi ko ay kapag ka umuwi ng Pilipinas, sabi ko, pag nagpunta ka ng Pilipinas, parang awa nyo na, sabi ko, iyanin nyo ako, iturin nyo ako na parang tunay na tatay, sabi ko sa inyo, makinig kayo sa akin, sabi ko. Hindi yung makikita ko, kunyari, kung matutuloy si Bibian tsaka si Amir, yung alam nyo, yung makikita mo na si Amir tsaka si Bibian nasa bilyaran, susunduin ko. Tapos pag sinagsabihan ko, bakit nandito ka sa bilyaran, wala ka sa trabaho, sa school mo, sabi niya. Tapos sasagot si Amir, wala naman pong pasok eh. Yun, magtatagalog. Nai-imagine ko eh, nai-imagine ko talaga yan. Yung ganung eksena ba? Yung tapos si Misma, nasa school, tapos biglang hindi pumasok kasi sasabihin na binubuli daw siya. Yun, yung mga ganun. Kala nyo, napakadaling ano. Nag-i-imagine ako kung ano yung mangyayari sa Pilipinas. Pag natuto sila mag-Pilipinas, baka ako, sabi ko ha, pagka ako natuto kayo mag-Tagalog, matuto kayo mag-English, baka sagot-sagutin nyo ako. Ituring nyo ako na parang tatay, sabi ko. At irespeto nyo ako, irespeto nyo yung nanay nyo, sabi ko. Kasi hindi kinakabahan ako siyempre sa obligasyon, yung totoo. Pero sabi nga kapag ka malinis ang intention mo sa isang tao, for sure magiging ano, okay naman. Magiging okay at sasamahan ng kanan Lord sa buhay mo basta malinis ang intention mo sa mga tao. Lalo-lalo na sa yan sa pamilya ni Chimamim. And then regarding pala sa Meno kay Marta na ang kanyang nanay na umaano sa ano natin sa internet. Nag-aano about sa nanay ni Chimamim, pagpasensyahan niyo na po ako, yung mga ipapalabas ko po sa mga susunod na araw ay talagang ito na yung pagtatapos ng about po sa may Iringan o yung pagtatalo ni yung problema sa pamilya ni Chimamim. Siguro ngayong week po ito tatapusin ko na, and then after noon okay na. So para maunawaan niyo po lahat, ipapalabas ko. Pag hindi ko yun na ipalabas, pagka nagawa ako ng panibagong video, malilito kayo, kaya kailangan ko ipalabas. So, tiisin nyo muna, kung ayaw nyo pong panoorin, okay lang. Pero maganda din na kasi na malaman nyo yung istorya. Ayun, para malaman nyo yung istorya, and then after nun, malalaman nyo, ganun pala. So, ayan, balik tayo sa mga pamilya ni Chimamim. Excited ako na umuwi sila sa Pilipinas, makapunta sa Pilipinas. At ang dami naming inihanda para sa kanila at inihanda para sa inyo. So magugulat kayo at sasabihin nyo na okay naman pala ang magiging buhay nila Chimamim. So marami kaming inihanda, pine-prepare. So busy sa Pilipinas, busy dito. At kahit ako, ang dami kong mga kinokontak, ganun-ganun, no? Tama na. Dudulas na yung bibig ko. Manahimik na muna ako. Si Misma magiging beauty queen. Actually, in fairness naman ha, sa mga anak ni Chimamim, takot sila sa akin. Takot sila sa akin, lalo na si Misma, si Alima. Yan, si Misma, Alima. Takot sila sa akin. Si Sophie, nanginginig pagka may hawak na ako. Minsan, alam niyo, hindi ako namamalo, pero minsan, ganyan ako. Pagkasa naghawak na ako ng ganito, nanginginig na si Sophie. Tapos, sabi ni... Si Chimamim, alam mo ang hawak? Kuchilyo. Chimamim, hindi ka ako pwede sa Pilipinas yan. Sabi niya, joke lang. Sabi niya gano'n. Hindi ka ako pwede joke, kuchilyo. Gano'n. Maano sila, matakot sila sa akin. Yun lang ang okay. Pero kasi pagka naiisip ko, pagka natutunan sila mag-Tagalog, makikita mo si Bibian Amir nandoon, nakikipag-basketball, tapos hindi pumapasok, nagka-cutting class, yung mga ganun. Oo. Kaya sabi ko sa inyo, responsibilidad ko talaga sila lahat. So hindi lang yun, syempre, pagka mga nagkakasakit, o diba? Pagka may nangyari sa school, ang dami. Kaya sabi ko kay Chimamim, kailangan natin pagtulungan yung magiging buhay niyo sa Pilipinas. Nandito ako para i-guide kayo, pero syempre, tulungan niyo din ako, sabi ko ganun.
At ayan, ano pa sabi nyo? Iba talaga kasi pagka lumaking... tama ka dyan, Tati Maperes. Iba talaga pag may lumaking tatay. Ngunit, mahirap na walang tatay. Kasi naranasan ko yun dahil grade 4 pa lang ako. Wala na akong tatay talaga na nakilala. Grade 4 ako. Grade 4. Wala na akong namatay tatay ko. Tapos, mahirap. Siyempre, may mga pagkakataon na hindi naman masasagot ang nanay yung mga tanong mo. So, buti na lang, nagkaroon ng boyfriend yung nanay ko noon. Naging okay naman, kaya lang, iba pa rin talaga yung tunay na tatay. So, ang tunog ko raw ngumunguya. Baka matupol si Tia Cesa dito. Grabe, namin nanonood halos 2,000. Turuan mo din sila ko yun na mag-vlog. Actually, ganito yun. Tuturuan ko silang mag-vlog kapag natuto na silang mag-English, mag-Tagalog. Yun. Tuturuan ko silang mag-vlog. Lalo na si, tingin ko si Alima. Yun, si Alima. Kasi maano si Alima yun. Para siyang kikay, ganon. Si Misma parang hindi ko alam kung... Pang ano kasi si Misma eh, pang sayaw-sayaw, pang model-model, ganun. Si Sophie matalino. Sa academics, magaling si Sophie. Magaling. At saka madaling makatanda si Sophie. Si Sophie tsaka si Chasesa magka-ano. Pero, si Bibian sa laro eh. Si Bibian tsaka si Amir. Puro laro sila eh. Apa? Yun, may buto pa. Sana pag-uwiin nyo, mas lang doon ba may subscriber, supporter? Oo nga, Pati Maperes, totoo lang yan, sa totoo lang. Aaminin ko sa inyo na pag-uwi sa Pilipinas ay sa YouTube, aasa tayo at saka sa negosyo. Yun lang talaga, kasi wala na akong trabaho dito. Wala na akong trabaho mabalikan. Yun lang talaga ako aasa. Para sa pamilya ko at pamilya ni Chamami, sa mga tao na dadalhin natin sa Pilipinas. Alam niyo naman ako, totoo ako sa inyo, tapat ako, sinasabi ko sa inyo direktahan. Hindi ako, ayoko ng mga ganun. Kailangan ganun, diretso. Ruel, pwede ba silang Team Pilipinas? Sa football, alam niyo, tinanong ko na nga si Sweepy regarding sa football eh. Sa may Ateneo lang yata. Pwede, kasi si Bibian magaling talaga sa football. Kumpara mo si Bibian or Amir, si Bibian talaga ang magaling sa football. Ayan, ano pa? Daming nanonood, kaya sige, tatagal natin yung live natin kahit mga 30 minutes. Sige, daming nanonood eh. Nakakahiya naman. Shoutout sa iyo, Maldita, Ramilin, Christine, Cynthia Channel. Ano pa? Nadudulas ka. Nadudulas ako sa mga sinasabi ko. Kasi pag nadulas ako, sigurado, hindi na, makikita nyo pa rin sa video, pero hindi na exciting. Gawing Pilipina citizen na yun? Maganda signal ko ngayon. Parang naayos nata ang signal. Tingin ko. Kasi nakapag-upload na ako kagabi eh. Ano pa? Tanong ko ng tanong eh. Sige, pag sasagutin ko kayo ano yung tanong nyo. Paano ang sync... Ito. Paano ang 5 Pilipinos? Eh, patuloy pa rin po sa pagbablog. Ang 5 Pilipinos... At yun, makakasama natin si Kuya Bel, June at si Jose sa Pilipinas. Anong pagkain mo? Anong pagkain? Kaldereta ito, mga kababayan. Ano sabihin nyo? Mas maganda. Ay, kanina hilinawin ko pala sa inyo. Ha? About sa... Kanina may ang daming comment about kay Waka Waka, yung nagagalit sa akin kasi daw pinapasayaw ko rin sa maraming tao. Yung about doon, nabasa ko rin yung comment doon. Kasi may nagtatanggol naman sa akin, ganun. Alam nyo po, kahit saan kayo magtanong dito, basta natuwa yung isang tao, sasayaw. Kakanta. Iba sila. Maniwala kayo sa akin. Mapapakanta, masayaw. Bakit hindi maunawaan na ganun sila eh? Hindi natin sila pwedeng ikumpara sa mga Pilipino. So sa atin, maaari nakakahiya kapag ikaw ay kumakanta sa kalye o sumasayaw. Pero sa kanila, wala yung issue. Eh nakita nyo sila sa simbahan, kay Misma, marami nagagalit kay Misma. Bakit daw itinuturoan ko na sumigaw? Ba't daw hindi ko turuan na ganun? Hindi eh, andito pa ako sa Africa, hindi ko pa sila pwedeng anuhin. Ayokong, iba kasi ang kasayahan ng mga Afrikano, yun po ang totoo. Nakita nyo yung nasa church, kung paano sila kumanta, di ba? Same, Katoliko,
ganun ba ang sa atin, parehas na service? Magkaiba, 'di ba? Iba yung pagpupuri nila dito, iba sa Pilipinas. Kaya hindi natin siya pwedeng ikumpara. So nakaka-open lang din na sasabihin na pinasasayaw pilit sila Joanna, yung mga ganun, di. Gusto nila 'yun. At wala tayong magagawa doon. So, kung hindi niyo po kaya na nakikitang kumakanta si Joanna, sumasayaw ng ganun, eh, huwag niyo na lang po panoorin kaysa magsasalita kayo ng hindi maganda sa kapwa, di ba? Oo, hayaan na lang natin. Ganun lang. Oo. Eh, ako, nasisiyahan ako. Natutuwa ako, lawakawa ako, sumasayaw. Eh, di, kung hindi po kayo nasisiyahan, eh, malaya naman po kayong hindi manood. Ganun lang. Pero yung magsasalita pa ng hindi maganda para sa kanya, hindi na tama yun. So, laging masaya lang dapat, diba? Uuwi na kami sa Pilipinas, eh, mas masaya, magkita-kita tayo lahat. Magkakaroon tayo ng meet and greet, maniwala kayo sa akin, at lahat nun ay, ano, hantayin nyo lang kami magpahinga, and then magkakaroon ng meet and greet. So, ang daming nanonood, halos 2,000 mga kababayan. Oo, hindi na po bababalik sila Belgium at Jose sa IG. Sige nga, iyan natin. Dapat sa kanila marinig yun, eh, yung kung hindi na babalik. Sabihin ko sa ano sa kanila na i-live nila yon. Sila ang magsabi kung ano yung plano nila. Turuan na muna lang ng ibang step si Joanna. Turuan ko ng ibang step. Ano ba ituturo ko ng na eh sabi niya gusto kasi lalo na yung sumasayo na pang-India. Ano bang isa pang tuturo ko? Pasok. Ano ba? Meet and greet sa Manila na rin po sana. Meet and greet. Kapag nasa Pilipinas, saka na lang po natin napag-usapan yung about sa meet and greet. Ano pa? Ano yung kung kuya, ayan ito, sagutin ko to. Kuya, ito, kuya, ano ulit? Nawala na, hindi ko na tuloy na ano. Oh, ayan, nawala na tuloy. Ano pa? Meet and greet sa Japan. Layo sa Japan, sabi na Tilulu. Nako, Ate Lulu. Tapos tamo. Oo, tama naman si Ate na ano, ayan, tama si Marie, si Martis Bagsa. Sabi niya ano, tama naman piliin natin maging masaya. Oo. Alam niyo, ayun, sige, sasabihin ko sa inyo, ah. Piliin niyo natin maging masaya. Yan yung term na ginamit ko sa pagharap namin ng nanay ni Tia Mami. Antayin niyo po 'yun. Nagharap kami ng nanay ni Tia Mami. Yo, 'yun yung pinili kong yun yung term na sinabi ko. So this week papalabas ko po lahat 'yon. 1 2 3 4. Direk ano 'yon? Part 1, part 2, part 3 kasi para maintindihan niyo po lahat. Oo. Hindi ko na ikwento. Isama mo po si Nena. Pag si Nena sasama natin, kasama si Sandra. Oh, 'yun. Ano pa? Kuya Rolly, isama mo si Nena ulit-ulit. Oh, sige, ano pa? Life is short. Tama ka naman diyan, MJ Forever. Oo. Minsan dumarating sa pagkakataon talagang ano ka, stress ka, depressed ka, pero may time naman na magiging okay ka din. So labanan mo lang at yun nga, laging sinasabi manalangin. Kung ikaw ay merong pinagdadaan. Grabe, dami na nanonood, 2,000. Kita kits daw, sabi ni Capricorn. Capricorn, magpakita ka kung nasa Pilipinas ka. O, di ba? Sikat na sikat ka. Hindi mo ba alam? Kaso hindi ka naman nakikita. Hindi namin alam kung ikaw babae o lalaki. Wala kaming idea. Oo, ikaw lagi kasi ang nanonood eh. Kaso hindi ka naman naka-ano. Hindi ka naman yata naka-ano sa atin. Naka-member. Ayaw niyo mag-member. Si Capricorn, hindi naman yata member. Kuya Rubel, dalagita na si Misma. Magsuot ng baby bra. Payo lang. Tama ka dyan. Pinayuhan ko na po si Misma about doon na magsuot ng ganun panloob. Pero sinabi ko na rin yun, sa Pilipinas ka ako, hindi pwede yung ganun. O salamat naman, Layli. Ikaw ay welcome to Africa 2. Aba, Africa 2 ang kanyang pinili. Thank you so much sa iyong pagme-member. Ang dali naman mag-member, i-join nyo. O, tapos pagkaya rin nyo mag-join, edi pagkaya magbabayad kayo. 100 data o 99, hindi ko alam eh kung magkano. 9 lang ang lagay ko eh, parang 99. So, si Mamuda Raul, ano yun? Sir? Wow, level 2. O nga, level 2, no? Matindi ang level 2. Wala ka si Capricorn, wala si Sweepy. Pa level 1 lang ano nila, ang Africa 1. Hinahamon kayo. Mag-level 2. Ano pa? Oh, 99 po. 99 daw, sabing ganun. Nako. About sa vaccine ng mga bata. Kailangan ba sa airport ang vaccine?
Kailangan ba? Ano nangyari sa... dami niyong mess, ang dami niyong comment ah. Hey, naku, ano ba yun? Hindi ko mabasa lahat, sa dami. Grabe. Ano ba? So, shout out sa iyo Betty Velasco, Isa Mac, Isa M James. Dami nanonood kasi Sabado yat, Sabado kasi ngayon eh, no? Ayun. Ah, bakit po malaki ang tiyan ng mga bata diyan? Baka may bulate, eh. Baka ganoon eh. Kaya siguro ganoon. Natanong ko na kay Chisela sa iyo eh. Sabi niya, alam ko pag malnourished, pagka sobrang payat tapos malaki yung tiyan malaki tapos malaki yung ulo, yun yata yung malnourished eh, no? Pero in fairness naman sa mga taga-Ikuku, mga matataba na sila buhat na nag-beating program tayo. Yo, so ayun po. Thank you so much sa panonood nyo. Ang saya, first time daw sa live. Oh, salamat. Welcome po kayo sa ating ating bahay, bahay ni Kuya sa Africa. So ilang mansa lang ay magiging bahay ni Kuya sa Pilipinas. So ang Barangay Santo Cristo San Isidro Nueva Ecija ay gagawin nating Ikuku. Ano? Tawang-tawa nga ako kila Aya. Sabi ko, Aya, paano kaya yung mga taga-Ikuku dalhin ko sa Pilipinas lahat? Dalhin ko isang barrio. Doon ka ako kayo magtutuloy. Magiging OFW sila. Oh, thank you so much, Kay. Nagbigay siya ng blessing. Oh, sabi ko, tawa kami ang tawa nila Aya. Sabi ko, dadalhin ko kako lahat. Dalhin ko sila Mama Nina. Dalhin ko kako si Nanay Marta. Tapos doon na lang sila magba-vlog kami. Doon sila. Tawa ko ng tawa. Gagawing Ikuku yung ano, yung lugar namin sa Santo Cristo. Sabi ko, ano kaya magiging eksena ni Chema? Ano ka, sabi ko nga, pinag-usapan namin, ano kaya magiging eksena ni Chema Mami sa Pilipinas? Oh, so, baka yung mga ibang kamag-anak ko, awayin si Chema Mami, baka sabihin, puro siya nilang tinutulungan ko. Tapos, magkakaroon na eksena si Chema Mami. Gumagawa ng istorya. Yung nakikita ko kasi yung mga posibilidad eh. Oh, kasi syempre, sa totoo lang sa... Meron ka kasi kung pamilya na hindi naman kami close, ganun. May mga pamilya, sa pamilya ko, meron kaming close. Sa mga kamag-anak, meron kaming akong kamag-anak na hindi ko masyado nakikita, nakakausap. Para mga ganun. So, hindi perfect yung family ko, lalo na sa mother side. Pero, karamihan naman sa kanila, eh, kaklose ko. Yun. Pero, sabi ko kay Chimami, mag-aral talaga mag-Tagalog. Yun lang ang susi. Para maging okay sila sa Pilipinas, matuto siya mag-Tagalog. Ano pa? Sige. Salamat po sa Janet, Lester. Ayan, thank you so much sa lahat ng ayan, Kay, salamat sa ipinadala mong blessing. Oh, best. Ano ba 'yon? Hindi ko nakikita 'yon. Sa Star, ano ba 'yung Star ba? And then sa Pilipinas, share niyo pa rin video natin sa Facebook. Para kumita. Sa Facebook. But mo ano eh, para maraming mag-subscribe, maraming mag-follow sa atin. So matutuwa sila sa buhay. So ini-imagine ko nga yung mga gagawin nila at siya mami sa Pilipinas. Eh, syempre for one week, kain, tapos libot, ganyan. And then mga susunod na mga first time ni Misma kumain ng fishball sa kanto, first time kumain ni Sophie ng mang inasal. Tingnan natin kung makakailang plato sila ng rice sa mang inasal, tapos itingnan natin kung ano yung magiging kanilang magiging reaction kapag kumain sila sa samyup, tapos sa mga eat all you can. Tapos ano ang magiging reaction nila pagka pumunta tayo sa mga isdaan, mamimit sila, punta sila sa bukid, yung mga ganun. So ang daming content talaga sa Pilipinas na pwede kila at siya mami. Si Kian, si Chuchen, si Sophie, paglalabanin ko, una-unahang humuli ng bibe, yung mga ganun. Magaling ako sa content impromptu. kahit sabi mo niya wala akong ma-content pag pumunta ko kay Chema, may naiisip na agad ako. Oh, ganun lang 'yun. So, nila pumunta sa Baguio, pumunta sa Ocean Park. Bakit silang dolphin? Oh, 'yun. Reveal ng plano. Nire-reveal ko na ang mga vlog na gagawin natin eh. Oh, yung mga ano. Pero yung pinaka-best na gusto kong gawin, yung hindi namin nagawa ng TSS, yung manghuli ng baboy sa may bukid, tapos
nakatakip yung mata. Yun yung gustong-gusto ko eh. Kasi hindi namin nakagawa ng nakaraan yun eh. Tapos yung pakakainin ko sila ng lechon, pakakainin ko sila ng hito, pakakainin ko sila ng mga ganyan. Dami. Grabe. So, ayun po, ang dami kong sinabi. Yun lang naman ang aking magagawa ay dumakdak ng dumakdak sa inyo, sagutin yung mga tanong at mga kaganapan dito sa Equatorial Guinea. Pero, salamat po. Dahil sa inyo ay patuloy tayong nanonood. Patuloy tayong gumagawa ng mga videos. Patuloy tayong tutulong para sa pamilya ni Tia Celsa. So, sapat na, sabi nga nila, ang pamilya ni Tia Celsa. Para mapasaya tayo. So, maraming problema na dinanas si Tia Celsa and then sa pamilya, ngunit sa huli sigurado naman ay magiging okay ang lahat. Oh, yun. Yun ang ano sa buhay ni Tia Celsa. Nagkaroon ng problema pero laban pa rin. Yun nga. Oh, magiging masaya. And then ibabalik natin yung sigla ng ni Tia Celsa. So ayun pa mga amigo, salamat po. Huwag kang tumigil sa pagdadakdak. O, hindi ako tumigil sa pagdadakdak. Salamat sa lahat ng nag-member. Grabe, ang dami na nag-member sa atin ngayon. O, di ba? And then meron pa pala si ang dami oh. Dami nag-member. Salamat sa iyo, Kay. Ang dami nag-share ng blessing level 2 yung mga nag-member. Grabe, sabadong sabado. Bakit sahod na ngayon? Sahod na ngayon. So, thank you sa Lord dahil nakumpleto ko na yung ticket na La Chamame. Salamat sa Lord dahil ang pag-iipunan ko na lang yung local flight ni La Chamame. May local flight pa kasi at saka yung mga iiwanan ko dito, kailangan kong iyan o. Shoutout sa iyo, Ping Ventura. Ayan. Thank you so much sa inyo talaga. Salamat kasi sumusuporta kayo sa araw-araw nating panonood, sa araw-araw nating pagpapalabas ng video. So, kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakatulong ng ganito. Oo. Kumbaga sa inyo ko utang. O utang na loob ko sa inyo sa inyo mga Pilipino, mga kababayan ko yung kaya tayo nakakatulong ng ganito sa kanila. So ayun po, hindi ko na papatagalin ng oras at tama na po at ako'y papasok pa. Salamat po sa panonood, pahinga lang ako saglit at pasok pa ako. Thank you so much po at God bless po mga kababayan. Ay bukas po ulit naway makapag-live kami. Pero tayo yung 5 Pilipinos kung makapag-live mamaya. Thank you so much. Yung bag ko, Kuya Roel. Ay, naku, si Aya nag-message. Alam mo, Aya, yung bag mo, bahala ka dyan. Message mo na lang, nag-message siya. Yung bag ko, Kuya Roel, sabi ni Aya. Bahala ka, Aya. So, aalis kami mamaya. At kami may pupuntahan. So, Aya, congratulations. Dahil isa kang ganap na Pilipina. Pilipina version 2.0. Hindi binibigay ang perlas, pero binibigay ang nguso. Salamat po mga amigo at God bless po. Natawa ako doon.